Yon. Dito na lang ako sa labas magwa-vlog ang ingay sa bahay. Ginaitaw dito sa internet na sobrang lupet. Way back 2015 pa to. Ito yung first international battle ko. Pag-focus, labas na lang ako. Ingay. Kaya yon. So yun nga, 2015 yon. Yun yung pinaka first international battle ko. That time. Hindi ko nagagawa ng, or hindi ko na kukwento detailed. Siguro next time na lang ako gagawa ng detailed story about dun kung paano ako nakarating dun sa R16 Southeast Asia 2015. So, sobrang ganda nung event na yun. Kaya nung nakita ko sa internet, natuwa talaga ako. Kaya nandito ako ngayon, binablog ko. Kaya dito ako ngayon, ibablog ko, i-share ko. Panoorin nyo, sobrang kulit nun. So, yun nga, 2015. Represent namin yung Pilipinas. Team Pilipinas sa R16. Grabe yung ginawa kong training practice noon that time. Tapos, makarating kami dun. Yung journey, sobrang hirap. Gagawa na lang ng detailed story sa susunod. Itong showcase na to, ginawa namin ng isang gabi sa Baclaran. Pumunta kami ng Baclaran ni Reflex dun sa headquarters ng SAS. Tapos dun namin ginawa yung showcase namin. Isang gabi. Sobrang saya nito. Consisto ng top B-boys that time. SAS, si Shark Totoga, Tiger Killa 4, si Engski, si Molotov, si B-boy Allen, si B-boy Reflex. Kaya sobrang saya nito. Sobrang saya talaga. Promise ko. Kaya ano nakita ko, naalala ko lahat eh. Parang sobrang saya. Naglaban din kami ng SAS nung kinagabihan nun. Ibang event naman sa Challenge Cup. Nung qualifiers, sila yung nanalo nun. Tapos, naglaban kami ng final, sila yung nanalo nun. Tapos, kinabukasan, magkakampi naman kami. So, ang saya nun kasi, alo-alo yung pumunta. Buong Southeast Asia talaga. Malaysia, Nepal, Indonesia, Laos ata. Taiwan, nakalimutan ko yung iba, basta sobrang dami, hindi ko na rin kasi maalala. Culture shock ako nun, tsaka wala akong tulog nun sa buhok ko that time, kasi nung gabi na yun natapos yung laban namin. Alas 12 na ng gabi, nakauwi na ako ng bahay, alas 2 natulog ako, gumising ako ng alas 7 ata. Umuulan pa nun, ang hirap ng biyahe. Bumayay kami, kasama ko yung dalawang kapatid, pumunta kami ng MOA. Yun nga, international battle, pero malas. Sa Pilipinas ginanap kasi ang host that time, yung country host is Philippines. So, deads. Pero okay lang kasi sobrang saya, sobrang daming Pilipinos, sobrang ingay nun. Yung link, lalagay ko na lang siguro sa baba. Yung link, ilalagay ko na lang sa baba. Basta ang nakalaban namin, top 16, Nepal, Malaysia, Taiwan. Hindi na naalala ko, top 8 na tayo. Basta yun, top 8 na tayo. Nepal, Malaysia, Taiwan. Sobrang bilis lang talaga, as in binultis 5 lang to. Kuwento ko na lang kung paano ako nakarating doon at paano nabuo yung team na yun. So yun, enjoy lang ako, natutuwa, kaya ilalagay na lang dito. Panoorin nyo na lang din. So yun, itsura ko doon. Sobrang payat ko, batak na batak ako sa training. Tapos, wala. Hindi ako conscious noon that time. Alam ko lang ng palag-palag lang talaga ako noon. At sino kalaban manalo matalo, palag-palag lang ako. Kaya, yun, sobrang saya. Sobrang saya talaga, promise. So, yun. Ito lang. Itong showcase lang ipapakita ko. Nagawa na lang ako ng detailed story tungkol dun sa event na yun. Kaya, yun. Tapos, isa pa. Guys, yung mga pinupost ko na archive. From the archive, yung practice post ko. Huwag niyong pansinin nyo, hayaan nyo lang. Kung ayaw nyo panoorin, huwag nyo panoorin. Hayaan nyo lang siya kasi may purpose ako, kaya ako nilalagay yun. At the same time, para masave ko rin yung MB, para masave ko din yung files ko, tsaka makalis ako ng memory. Kasi punong-puno na yung laptop ko, kaya ina-upload ko na lang din. At least, di ba, yung memory nung events is naka-cloud, nandun sa YouTube. Basta huwag nyo pansinin, kung hindi nyo gusto panoorin, okay lang kasi process yun ang pagpa-practice. Para maalala ko lang din kung yung mindset. Yung mindset ko dito, paano ko ginagawa, or kung paano ko kinakraft yung art, or yung art form ko. Kaya, hayaan nyo lang. Kung ayaw nyo panoorin, okay lang din. Okay lang talaga. Kaya, tapos, yun, mag-subscribe kayo, i-share nyo din, i-like nyo. Yun, kasi malaking bagay yan, malaking tulong sa akin yan. Tsaka nakakatuwa lalo kasi dumadami nakakakita. The same time, nasi-share ko yung gusto ko. Kaya salamat din sa mga nanonood, tsaka dun sa mga nagla-like. Kaya nakakita ko lahat yan. Kaya, sobrang thank you talaga. Thank you dun sa mga sumusuporta. Kahit,
pinapanood nyo, alam ko pinapanood nyo yan, kaya yun. So basta lagay lang ako ng lagay kasi basta basta yun. Kaya ako sabihin, basta yun, balang araw maintindihan nyo rin. Kaya basta post lang ako ng post, bala kayo, share nyo yun. So yun, di ko na edit to, rekta-rekta na lang to, konting putol lang to kasi yung dami kong ginagawa. Kaya yun, salamat, thank you, panoorin nyo. Ay, peace!